Lagay mo rin. Shortcut. Ano yan? Ninja, oh. Picture yung ano dito. Hindi ba nyo alam? Kaya sinara yan dahil pinapasok yung mga nandito. Tatapo na mga basura dito. Kahit na nakasarado na, taga ron. Kaya nga yun ang inaangal namin sa barangay. Kahit po yan yung ginawa, magtutuloy-tuloy na lang ang pasok dito niyan. Walang control. Ang inaano po kasi, sir, pag nagkaroon ng emergency, andyan ho yung susi, nasa gwardiya, kaya may barangay sila, may gwardiya, nabubuksan ho yan. Bubuksan ho namin ang todo. Sinuksan ho dati to. Sinarado nyo lang ulit. Ayan, gusto nga yung ano natin dyan. Tatanggalin na namin yung gate. Oo, tatanggalin nyo palagi. Nakakalado nyo, ha? Ako lang pala, sir, bubuksan lang pala. Hindi tatanggalin. Yan, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa Mukha Bakit Street. At itong gate na to ay bubuksan natin para sa public. Yan. Kapag itong gate naman ay nilagyan pa nila ng lock or sasarado pa ulit, ay tatanggalin na yan. So kumbaga, inabiso mo na yung mga taga rito na for the meantime, dapat nakabukas talaga itong gate na to kasi ito ay for public use. Muna yung gate na gumawa. Nakapadlock po, ma'am. Padlock po kanina. Ay, ngayon po. Sinasara po. Na-check po lang parting kami kaya hindi na ipadlock. Papapantayan na lang po natin. Yun. Huwag nyo ipasasara, ma'am, kasi babaklasin po namin to. Okay po. Papapantayan na lang po natin. Yun po. Huwag nyo pong ipapadlock, ma'am. Babaklasin po namin. Okay. Na po, open na po sa public yung sa UP Village tayo at mapapansin natin na nakabukas na yung gate dito. Ayan. Kapag ito ay sinara ulit, ayun, tatanggalin na yan. UP Village lang tayo. Sige. Yan, ang pagbubukas naman ng gate ay para sa public use para hindi mahirapan yung mga tao dito kung merong mga kailangan na dumaan dito na mabilisan ay nakabukas na yung gate. Walang mga lock, sir. Anong street to, pre? Anong street? Barangay, UP Village. Nakalimutan ko. So yun, ito pala yung near road natin sa Diliman. Yan. Itong nilalakad natin dati ay puno ng mga squatter dito yan. Kasi yung area nila, dapat nandyan lang sila sa daanan. Dito kasi minsan sinakop nilang area na to. So ngayon, maluwag at malinis na yung area nandito kasi pinalis na yung mga squatter dito. Pasok nyo na lang. Mga obstructions dito at mga basura at kalat ay ating kukunin. So dapat pagbalik natin ay wala na yung mga kalat dito kasi ito ay ayusin tong road widening dito sa may area. Yeah, debuggers. So yun, itong mga squatter dito ay nakatira dyan for the meantime kasi wala pang abiso na papaalisin sila dyan. Ipapaan nyo na lang! Kaya nga, kaya nalilinis ko. Para na-cement na
Ano ba? Oo. Yung lugar na lang ang dito. Bakit yan? Ito, ito. Oo, yung mga yung patutawin niyo lang nililinis yung maratang yan. Para matrabaho yan. Ah. Kuya, pagkanali ano ito, ito turnover ko na sa public works and highway. Sa engineer. Eh, kaya hindi siya nayayari ito. Hindi yayari, sabi nga. Ay, sa kanina eh. Eh, pinalilinis nga sa atin eh. Ayaw daw nilang gawin ito, hanggang nang hindi naman nila trabaho magpaalis ng tao. Kaya yung hinihingi nila na sana magawa, hindi gagawin yan. Ayun, yun, yun, yun. Sirahin nyo na rin yun. Yan yung lahat yan, extended na yan, no? Yan, pati ito. Para magawa na itong kalsadang ito. Ano po ang plano dito, sir? Hindi, ito, kaya ito hindi pa construct na kalsada. Okay. Kasi marami tayong mga kaibigan dito, no? Mga kababayan natin, eh, nakiusap naman tayo sa kanila. Wala namang resistance. Alam naman nila na ito ay encroachment. Kaya hindi magawa-gawa ito dahil yung presence nila nandito. Kaya tayo nagre-request sa kanila na sana ano sila makisama. Nakikisama naman ang makisama natin. Sa mag-aaral sir ng road bike? Oo. Hindi. Ayun o. Karugtong no, nung sidewalk na yun, yung may cemento doon. Ah, okay. Ayun, gagawin nyo na yan. Nandito. Hindi nila magalaw kasi may mga kaibigan tayo dito. Yan, yan, pod! Pod! Hindi ba kompleto yung sukat? Hindi talaga nila gagala yung hanggang meron informal dito. Okay, sir. Salamat po, Sir Roger. Sige. Hindi, wala na tapos yan dahil nandito ho tayo. Ito natin yung mga daanan dyan ay puro basura at mga kalat. Ay, naku, hindi ho tayo pwedeng manatiling ganyan. Ano mangyayari sa buhay natin dito? Tangga. Kargagan nyo agad doon. So yung problema ng mga residente dito, tumira na nga sila dyan, mga squatter, yung mga basura nila, kahit saan naman nilalagay, oh. Ayan, no? Kaya kailangan disiplin natin yung mga tao talaga dito. Eh, sino nga ho? Ano gagawin natin? Andyan na ho ang public works in highway. Hindi ho namin maito-turn over ito sa public works in highway kung ganyan ang itsura niyan. Ha? Hello. Okay. Yung panguligo pa ba sa akin? Dito, dito. Lahat yan, lahat yan, lahat. Saan ba sila? Nay, edi ho pa doon muna kayo, mas magaling pa kayo sa engineer eh. Doon muna kayo para matapos ho kami. Galaw dyan, andito nga naman tayo. Hindi ho gagalawin yan. Base ho namin yun, na clear na ito, sorry. Pag kinuha namin litratong yun at kinumpir namin at meron kayong naglagay kung ano nung dyan, tatay, nanay, pasensyan, wala na ho puhaan. Okay na ho yun. Okay, para ho, ang inireklamo ng public force, hindi daw ho nila magalam ito dahil nandito ko daw ho tayo. Okay po? Oh, sige. Ah, maliwanag po yun. Maraming salamat, tatay, nanay. Salamat.